Good morning, iBelievers! Nakita-kits na naman tayo para sa panibagong challenge. Pero bago yun, nati-challenge akong hanapin yung kapartner ko eh. John! John Manuel! Andyan ka ba? Nandito ako, Ira! Chris! John, anong gimmick na naman yan? Eh, Chris, sinusubukan ko kung anong pakiramdam na maging isang paniki. Alam mo, may iba pang paraan para ma-feel mo ang buhay paniki. Ituro mo nga, Ira. Oh, ba, Kuya Chris? Halika na nga dito dyan para maumpisahan na natin ang challenge ngayon. Hi! Hello! Hi, guys! Hi, partner! Kasama ko na ang makakalaro natin today, ang Cutie Hunks ng 1UP na katulad ko, na si Jay at Nikki. Guys, ready na ba kayong mag-ala, paniki? Oo naman! Teka, paki-explain nga! Kanina pa kami in the dark! In the dark? Sakto yung sinabi mo. Kasi may kasabihan tayong, as blind as a bat. Actually, hindi naman kasi bulag ang mga paniki. Paano sila nagta-travel? Via echolocation. Ipapaliwanag ko yan mamaya. Ang importante ngayon ay may experience ninyo. Kaya Ira, ituloy nyo na. Okay guys, ang gagawin nyo lang, magbabike kayo from here hanggang doon sa I Believe flag. Habang na-blindfold. Habang nagbabike sila, i-guide natin sila using verbal directions. Oh, sige. Isisigaw natin kung saang direksyon, kaliwa o kanan. Sige! Sige, pabilisan tayo dito sa Believables Bike Echolocation Challenge! Ready? Get set! Go! Go! Okay bro, sige. Kanang konti. Hindi pala. Sige, direksyon muna. Diretso. Kaliwa bro, kaliwa mo. Diba? Oh. Sige. Kaliwa nung very na yos. Kanan! Ang galing nung ano eh! Kanan! Oh, dami, bata ha! Kanan! Oh, U-turn! Atras, okay. Kinakaban ako sa'yo. Ups, left! Left! Okay, straight, yun! Jay, sa pagbabike mo kanina, nakakuha ka ng 3 minutes. 3 minutes? Matapos mo yun in 3 minutes. Mm-hmm. Ngayon, tignan naman natin si Nikki Cook. Ready? Nakabahan ako. Set, go! Okay, Nikki, diretso ka lang, konti. Kaliwa! Nikki, kaliwa. Atras. Yan. Lalakarin mo na lang to. Dulo ka na, nasa dulo na. Ayan! Yay! Diretso ka! Oops! Okay, ayan na. Diretso! Lapit ka na! Wala, chamba. Yay! Chamba! Chamba yan. And we have a winner! Reaching the finish line in 1 minute and 47 seconds! Nikki Ko! Of course, may pakpak ako eh. I'm sir. Ang echolocation ay ang paggamit ng ultra-high frequency sounds para makita, kumbaga, ang kapaligiran. Sa kaso ng mga paniki, lumalabas sa mga bibig nila ang tunog na sobrang tinis, 200 pulses kada second. Hindi na ito aabot ng ating pandinig. Nagbabounce ang tunog sa mga bagay o nilalang sa paligid, gaya ng mga puno o mga sanga nito. Pati ng mga kulisap na paboritong pagkain ng ilang paniki. At dahil sensitive ang tenga ng bats, napipick up nila ang reflection ng mga tunog. Sobrang accurate din ng echolocation. Hindi bumubunggo ang mga paniki kahit singnipis pa ng sinulid ang isang bagay. Sa planeta natin, may 800 na magkakaibang species ng bats. Hindi sila nagkakalituhan dahil bawat species may sariling pattern ng sound frequencies. Ang iba pang hayop na gumagamit ng echolocation ay dolphins, toothed whales, at sa maniwala ka o hindi, pati mga tao, particular na ang ibang mga bulag. Sa experiment kanina, hindi pure, kundi simulated echolocation ang ginamit dahil hindi naman tayo paniki. I believe! Thank you sa mga naka-experiment natin from 1UP na sila Jay at Nikki. Yay! Hanggang sa susunod na Believables Challenge dito sa I Believe!